Magandang gabi Pilipinas, mula rito sa Pag-asa, narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Isa ka ba sa mga nakaranas ng ulan kanina? Naku, standby lang ang iyong payong dahil magpapatuloy po ang mga pag-ulan. Dulot pa rin yan nitong tail end of a cold front na ngayon umaabot na sa eastern section ng Mindanao. Kasabay naman po nito yung pag-iral pa rin o pagiging dominante nitong northeast monsoon o hanging amihan na umaabot naman dito sa Luzon down to Visayas. Ibig sabihin po nito, compare nito mga nakalipas na oras, mas malakas na ang epekto ng hanging amihan dito sa ating bansa. Sa mga susunod na oras, inaasahan ng maulap na kalangitan na magdudulot ng katamtama na gasapaminsan ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito yan sa regions ng Caraga, Northern Mindanao at ganoon din dito sa bahagi ng Davao. Naku, paalala po sa mga residente ng nabanggit na lugar, magdobli ingat at maging alerto po kayo sa posibilidad na mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Lalong-lalo na po sa mga residente ng Cagayan de Oro na alam naman po natin na nakaranas ng matinding pagbaha nito mga nakalipas na araw. Samantala, inaasahan naman ang maulap na kalangitan na may kasamang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog dito po yan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Mararanasan din ang cloudy skies with light rains dito po yan sa buong Luzon maliban na lamang dito sa Cagayan Valley at ganoon din sa mga probinsya ng Aurora at ganoon din sa Quezon kung saan posible naman ang pagkakaroon ng moderate rains. Inaasahan din po natin yung light rains dito po yan sa Eastern Visayas at doon naman sa lalalabing bahagi ng Kabisayaan. Asahan ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang chances ng isolated light rains dahil po yan sa epekto ng northeast monsoon. Samantala, dahil nga po lumakas lalo ang epekto nitong hanging amihan, mas nadagdagan din ang mga baybayin na nasa ilalim ng gale warning. Kabilang po dito ang northern and western seaboard ng Northern Luzon, eastern and southern seaboard ng Southern Luzon. Ganon din po dito sa eastern seaboard ng Northern and Central Luzon, seaboards ng Visayas at kasama rin po dito ang eastern seaboards ng Mindanao. Tatandaan po natin kapag merong gale warning, dito mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan kaya hindi muna pwedeng pumalaot yung maliliit na sasakyang pandagat. Habang doon naman sa larger sea vessels, doble ingat na lamang sa inyong paglalayag. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami matapos ang isang paalala. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Bilang gabay naman sa pagpaplano ng iyong mga gawain sa mga susunod na araw, i-check naman natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin natin dito sa Baguio City, tamang-tama ang masarap at mainit na kape dahil malamig ang panahon. Ang temperatura sa pagitan nito ng 12 to 22 degrees Celsius. Paghandaan pa rin ang mga pulo-pulo at mga mahihinang pag-ulan, lalong-lalo na po yan bukas, araw ng Martes. Dito naman sa Metro Manila kung saan puspusan ang paghahanda sa nalalapit na Miss Universe. Inaasahan po natin bukas ang mga pag-ulan habang sa pagsapit naman ng Wednesday and Thursday, mararanasan ang generally fair weather condition at yung temperatura posibleng umakyat ng hanggang 30 degrees Celsius. Next natin, dito naman sa Cebu na hindi lang sa lechon kilala, kundi sa danggit at chorizo pa. Tama-tama sa mga magfo-food trip dahil naman makikiayon sa inyo ang lagay ng panahon simula yan Tuesday until Thursday. Dito naman tayo sa Davao. Naku, kung wala po kayong importanteng lakad bukas, manatili na lamang sa loob ng inyong bahay dahil mararanasan ang malaking tsansa na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Pero pagsapit naman ng Wednesday at ganoon din sa Thursday, muli namang bubuti ang lagay ng panahon. Sa katunayan, mainit na panahon po ang dapat paghandaan dahil posibleng umabot ang temperatura ng hanggang 33 degrees Celsius. At panghuli natin dito naman sa Zamboanga City. Para sa mga turista dyan, pwedeng-pwede nyo rin bisitahin ang Pink Beach na ayon po sa National Geographic ay one of the best beaches in the world. Inaasahan po natin ang magandang panahon bukas at magpapatuloy yan hanggang sa Webes. Ang temperatura naman sa pagitan nito ng 24 to 33 degrees Celsius.
Yan ang latest mula dito sa PAGASA, manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Magandang gabi at mag-ingat po kayo.